Nagbubunga ba ang binhinang salita ng Diyos na kanyang itinanim sa iyong puso? Mapagpalang araw ng Martes, ginigilo kong kapanalig. Kahapon, ipinagdiwang natin ang pagbabalik loob ni San Pablo Apostol. Ngayon naman, pinararangalan ng simbahan ang dalawang malapit na kasama ni San Pablo sa kanyang pangangaral, sina San Timoteo at San Tito. Nagbalik loob si San Timoteo sa kristyanong pananampalataya sa tulong ni San Pablo. Si San Tito naman ay isa sa napiling kasama ni San Pablo sa kanyang paglalakbay sa Konseho ng Jerusalem at kapwa niya manggagawa sa maraming misyon. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa paghinilay ng mabuting balita ngayon. Nagsimulang magturo si Jesus sa tabing dagat at marami ang nagkatipon sa kanya. Makinig kayo. Lumabas ang mga hasik para maghasik. Sa kanyang paghasik, may butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga yong. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init, at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan, at nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman at hindi namunga. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa, at namunga sa paglaki at paglago. May nagbunga ng 30. 60 ang iba, at 100 ang iba pa. Makinig ang may tenga. Ang salita ang inihahasik ng mga hasik. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nahasikan ng salita. Napagkarinig nila sa salita ay agad na dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanila. Gayon din ang nahasik sa batuhan. Pagkarinig nila sa salita, kaagad nila itong tinanggap ng buong kasiyahan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang kalooban at panandalian lamang. Kapag nagkaroon ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita, agad-agad silang natisod. May iba pang nahasik sa mga tinikan. Ang mga ito ang nakarinig sa salita. Ngunit pinapasok ang mga ito ng mga makamundong kabalisahan, ng pandaraya, ng kayamanan, at ng iba pang mga pagnanasa. Sinikil ng mga ito ang salita at hindi na nakapagbunga. Ang mga buto namang nahasik sa matabang lupa ay ang mga nakarinig sa salita at isinagawa ito. At nagbubunga sila ng 100, 60, o 30. Mga kapanalig, ang mga binhi ay tumutukoy sa banal na turo ng Panginoong Jesus. Ang paghahasik naman ay ang kanyang pangangaral. Kay Jesus, muli naririnig ng mga tao ang tinig ng Panginoon nang minsa'y tumahimik habang naghintay ng tamang panahon sa kanyang pagdating. Pero sa kabila ng kapangyarihan ng kanyang salita, iba-iba ang naging tugon ng mga nakikinig. May madaling nakalimot sa pahayag, mayroong hanggang kaalaman lamang at hindi isinasabuhay, mayroon ding tinatanggap ang pahayag pero kulang sa paninindigan. At mayroon ding mapalad na tinatanggap ang salita, iniingatan at pinagsisikapang magbunga sa kanilang buhay. Alin ba tayo sa mga taong ito? Kamustahin natin ang araw-araw nating tugon sa pakikinig sa banal na salita ng ating Panginoon. Nagbubunga ba ito sa ating buhay? Sana'y mithiin nating pagyamanin at magbunga ang banal na salita sa ating buhay. Sa ganitong paraan, may papalaganap natin ang kaharian ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito.
makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang Salita ng Diyos gawing panuntunan upang buong taong paglalakbay natin magabayan at maging makahulugan. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.